di ba, na wala akong ganun mga record. So, yun lang talaga. Gusto ko lang yung public record yung what sold sa nangyari. And I know myself na I'm never gonna do it, do it again. Kasi talagang, at the first place hindi yun. So, parang hindi na rin ano, pamarisan or gayahin ng iba. Matapos nga ang ilang araw nga na paghihintay, kung ano nga kaya ang magiging hatol ni Commissioner Willie Marcial dito sa player ng Meralco Bolts na si Raymond Almasan, ay pinatawan na nga ito ng one game suspension. Yes sir, isang game lamang na suspension ang ipinataw dito nang hindi ito nakapaglaro against Converge nitong Sunday. Si Almasan ay naakusahan na nagtangkang suhulan ang MMDA na humuli sa kanya matapos itong pumasok sa bus lane sa may EDSA. Samantala, sa video na ipinost online ng DOTR Special Action Intelligence Committee for Transportation, caught on cam ng hulihin ang isang puting SUV matapos dumaan sa EDSA busway nitong Lunes. Ang driver, kinilala ng mga enforcer na isang professional basketball player. Ayon sa mga operatiba, sinubukan umuno nitong abutan ng pera ang enforcer pero tumanggi ang mga nanghuli sa kanya. Ayon sa PBA ay lumabag si Almasan sa rules nito. Sa hindi pagiging respetadong manlalaro, hindi magandang asal at hindi karapat-dapat na tularan. Pero sapat ba ang one game suspension dito kay Almasan? Na alam naman natin bilang isang atleta ay dapat sila ang gumagawa ng mabuti para tularan ang mga kabataan. Para sa mga netizens ay hindi daw sapat ang ganitong punishment. Masyado yata ang malambot ang PBA daw dito. Hindi katulad sa NBA na kamakailan lang ay pinatawan itong si Toronto Raptors player Jontay Porter ng lifetime ban matapos mahuling nagsusugal at nagbibigay ng impormasyon sa mga bettor kung ano ang magandang tayaan sa basketball. Ayon sa investigasyon ay si Porter ay nahuling tumataya sa mga betting sites at stricto ang NBA tungkol dito. Napagalaman din na gumagamit din siya ng kakilala niya para tumaya para sa kanya. At ang account na yun ay nakitang tumaya ng 13 beses na nagkakahalaga ng $54,000. Although ang naturang taya ay di naman siya nakapaglaro noong araw na yun, pero tumaya pa rin siya dahil naglalaro ang kanyang team noon na Raptors. At nagbibigay din siya ng impormasyon kung sino ang hindi makakapaglaro sa araw na yun due to injury or ipapahinga ng coach. Kaya ang hatol ng NBA ay lifetime ban. Ang lifetime ban ay ginawa ng NBA para hindi na tularan ng mga iba pang players ang ganitong attitude. At mabalik naman tayo kay Almasan ay isang player na tinitingala ng maraming tao ay nag-disregard ng traffic violation. At napagalaman pa na hindi nito dala ang kanyang Certificate of Registration at Official Receipt or ORCR ng kanyang sasakyan. At masakit pa ay nag-attempt ito na suhulan ng mga humuli sa kanya para makaligtas sa mga violation nito. Marami pa rin naman sa mga kapatid natin sa MMDA ang may prinsipyo at hindi nabibili ng pera. At bilang atleta ay huwag na ipagpatuloy ang ganitong gawain. Pero nauna na nga ang itinanggi ni Almasan na misinterpret lang daw siya ng MMDA. Ang asawa niya daw ay naglabas ng pera para bayaran agad ang violation at hindi suhulan itong mga enforcer. Sa tingin nyo guys, totoo kaya ang pinagsasabi nito na magbabayad na agad siya ng violation on the spot sa pagkakahuli niya? O nagpapalusot lamang ito? At sapat ba ang one game suspension na ipinataw ni Kumi kay Almasan? Comment lang sa baba kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. Salamat sa panonood. Peace!